Magandang araw sa inyo lahat. Ako po ay si Sharon Lee Vlog. Si Sharon Lee Vlog ang tinaguri ang Queen of Pink Kitty. Eh, syempre, ako din ang queen ng posting. So, gusto ko lang kasi ibahagi sa inyo yung kabilang side ng pagkatao ko. Mahilig po akong magsulat. Mahilig po akong gumawa ng mga hugot. Mahilig din po ako gumawa ng yung tula nga, tula. Masaya man o malungkot ako, ay ito yung nagiging outlet ko pag mayroon akong time talaga. Minsan kasi pag anong pumapasok sa isip ko, parang pag na isulat ko yung tuloy-tuloy na talaga siya. So, ang pagsulat ko po ng isang tula ay hindi katang isip lamang, bagkos ito ay may katotohanan din. Yung feeling na nahihirapan ka sa isang sitwasyon pero nakakagawa ka pa rin ng hugot o isang tula, yung mailabas mo yung totoong nararamdaman mo. Yung pagsulat ng tula ay isang outlet ko ay nakakatulong talaga sa akin. Nakatulong talaga siya yung gumaan ang nararamdaman mo. So, kung kayo ay meron ding mga minsan nakaranas tayo ng mga problema o hugot sa buhay, yan, idaan nyo lang yan sa pagsulat kung mahilig talaga kayo magsulat. Pamagat ng aking hugot of the day ay binaliwala. So, nakaranas na ba kayo ng binaliwala kayo ng mga kaibigan nyo, mga partner mo, o karelasyon mo? Ang nilalaman ng hugot na to, ay hindi lamang sa magkarelasyon, bagos pwede din siyang maihahambing sa mga magkakaibigan o mga ka-BFF mo, ayan, sa mga taong minahal mo ng bonggang-bongga, and then lahat ibinigay mo na pero para may kulang pa. And then after that, pinaliwala ka pa. O, diba? So, umpisa na natin para matapos na. Char. Okay. Binaliwala. Liligawan ka, paiibigin ka hanggang sa ma-full ka. Pilit mong nilalabanan ang totoo mong nararamdaman. Kasi alam mo sa huli, ikaw din ang masasaktan. Yung natakot ka na mahalin mo siya, dahil alam mo sa badang huli, iwanan ka rin niya. Natakot ka na ipadama sa kanya na mahal mo siya. Dahil alam mo sa huli, maging talunan ka. Natakot ka na ipadama sa kanya na kinikilig ka sa mga bawat salita niya. Bawat galit, hindi mo siya tinatalikuran kasi alam mo, minahal ka niya. Lahat ng hindi mo pinaramdam sa kanya ng todong-todo dahil nga sa takot mo na balang araw, ikaw nga rin ang matatalo. Pero pinasa mo pa rin ang kanyang mundo. Akala mo, kaya mo. Akala mo lumabas, pero paulit-ulit ka pa rin pumapasok. Na kahit paunti-unti nang kumikitid ang lugar para sa'yo. Pero, nanatili ka pa rin umaasa na akala mo muli itong magbubukas ng buong buo. Pero lahat ng yun ay ikaw lamang ang natatanging nag-iisip. Ikaw lamang ang natatanging umaasa. Ikaw lamang ang natatanging nagdadala mula nung naging kayo na. Pigil na pigil kang parandam sa kanya noon, pero bumigay ka rin pala.
dahil nung pinaramdam niya na para ka ng basura. Nawala nga nang pakinabang sa kanya yung akala mo noon ay tapat at totoo kanyang minahal. Nakala mo lahat ng matatamis niyang salita ay kapani-paniwala. Yun ay isang bitag lamang pala. Humiyo ka na sa kanya kung siya inunawa mo ng kaitagal. Lahat ng hinaing niya di mo pinapatulan. Pero nung tumating na ikaw ay kanyang binaliwala, hinaing mo ay wala na siyang pakialam. Ang sakit yung mabaliwala ka nang ganun-ganun lang. Mas masakit pa sa nasugatan ng physical. Yung sakit na tago sa puso mo, yung sakit na nanghihina ka. Ang hirap labanan ang totoo mong nararamdaman kasi alam mo sa sarili mo totoo mo talaga siyang binahal. Tinanggap mo siya ng buong buo mula ulo hanggang talampakan kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan. Mentally, emotionally, sobrang durog ka na. Pero dahil nga sa mahal mo siya, paulit-ulit mo rin siyang binibigyan ng pag-asa. Pero, yun pala, ikaw din sa huli ang maiiwanan. Ikaw din sa huli ang mabaliwala. Ikaw din sa huli ang sobrang masasaktan. Kasi, lahat ng pinadama sa'yo, yun pala ay walang katotohanan. Bakit may mga taong malakas makapanakit ng damdamin ng kanilang kapwa? Bakit kailangan mong gumamit ng ibang tao para sa pansarili mo lang, intensyon? Bakit kailangan mong bastusin ang isang tao na minahal ka ng walang pag-alinlangan? Bakit kailangan mong baliwalain ang inyong samahan? Sobrang hirap makamove on, diba? Kasi bawat segundo, minuto, oras nakikipaglaban ka emotionally, mentally, tapos sarili mo rin ang iyong sinasaktan. Bakit hinayaan mong paulit-ulit kanyang saktan? Na ba nang huli ikaw din pala ang mapag-iiwanan? Yung tipong lahat ginawa mo na, yung tipong ikaw na nga nagpapakumbaba dahil sa pagmamahal mo sa kanya, yung tipong inunawa mo baka nga may problema siya. Pero lahat ng yun, ikaw lang pala ang may ganong nararamdaman kasi para sa kanya, di ka na mahalaga. Ang sakit, di ba? Na noon siya yung panay ng habol ng habol sa'yo, panay suyo ng suyo sa'yo, sa isang iglap lang, siya'y nagbago sa pakikitungo sa'yo. Di mo alam kung saan ka nagkamali para baliwalain ka lang. Ang hirap talaga kalabanin ang sarili mo. Yung sa isip mo, nakikipaglaban sa naramdaman ng iyong puso, ang hirap pero kailangan mo mag-move on. Dahil walang ibang makakatulong sa'yo, kundi sarili mo. Kahit mahirap pero kailangan mong labanan ang pusong mamon na dapat manaig pa rin ang iyong isipan. Stop na! Huwag nang pilitin ang taong binaliwala ka na. Tanggapin na lang ng buong buo hanggang sa makapag-move on ka. Kailangan mong tumayo at sabay sa aming kaya ko to. Kasi lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ay may mga dahilan. Malay mo, meron talagang nakalaan para sa'yo. Walang imposible hanggat di ka sumuko. Kailangan mo lang ng tibay na loob. Hayaan na yung mga taong nagbaliwala sa'yo. Mag-focus ka sa mga taong nagbibigay halaga sa'yo. Basta, para sa akin, lagi akong nagpapasalamat na nakilala ka. Paulit-ulit ko doon sinasabi na lahat ng magandang alaala ay aking binibigyang halaga. So, yun na nga guys.
ang mga bagay-bagay kasi nangyayari sa atin ay makakaranas talaga tayo. Lahat ay halos siguro nakaranas sa mga ganitong sitwasyon na sa mga kaibigan natin na minahal natin ng bongga, sa ating partner, blah blah, etc. Na minsan, ang tao kasi nagbabago. So, hindi talaga natin alam kung ano, minsan yung mga dahilan sila na hindi nila kayang sabihin sa atin kung ano ang mga dahilan nila na bakit sila nagbago, bakit nila kailangan baliwalain tayo, ganun. So, basta ang masasabi ko lang, ang mapapayo ko lang, makaranas tayo ng ganun ay siguro ang mas maganda nga siguro, ang mas magandang gawin talaga ay yung give space talaga sa bawat isa. Hayaan na lang yung lumamig ang mga sitwasyon, hayaan na lang yung yun nga, mag-relax muna kayo. Huwag pilitin ipaintindi ang isang bagay sa isang tao na hindi handang umintindi sa'yo. Basta, ang masasabi ko lang, mahalin natin yung mga taong nagmamahal talaga sa atin. Palagahan natin ang mga taong nagbibigay halaga talaga sa atin. Tapos, syempre, mas maganda pa rin yung mahalin mo ang isang tao dahil mahal mo. Huwag mong mahalin ang isang tao dahil mahal ka niya. O, diba? Ang dami kong natutunan sa mga pinapanood ko, guys. Kaya yun na lang ang masasabi ko. Kaya maraming salamat sa inyo sa pag-support sa aking hugot of the day. Kaya thank you so much sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa YT. Maraming salamat sa inyo, Team Kitty Kitty, sa pagmamahal, sa pagsuporta nyo sa akin, sa mga bago. Maraming salamat. Mag-stay lang kayo dyan, basta pahabain ang pasensya. Ganun talaga yon. Kailangan talaga pahabaan natin ang pasensya. Ganun kasi kung nagmahal ka, kailangan pahabain mo rin ang iyong pasensya. Kaya, thank you so much, guys. And see you on my next vlog. Sana kung di ko pa kayo kadikit pa, please dikit ano naman ako. And please do share my hugot. Ayan. Thank you so much. God bless you always. Bye.